wala nang laman ah. Kaya pala masyadong mainit. Wala nang laman pala yung kulan ko. So, napagandang umaga sa inyong lahat, no? Once again, this is your JM Adventure for another adventure. So, for today's video, magpapalit tayo ng coolant, no? Ng ating motor, no? Kasi halos isang taon na rin mahigit yung takbo nito, no? So, medyo mainit na yung buga ng hangin niya papunta sa paa ko. So, yung mga kakailanganin natin, guys, ito. Isang distilled water, pang flushing sa mga excess dun sa stock na coolant na natira, no? So, yung pangalawa, syempre, yung coolant, piston, no? Piston yan kasi mas matibay ang piston. So, ayun na nga, guys, no? Bago natin, umpisan, no? Babaklasin natin yung, ito, upuan. Baklasin natin yan. Itong firings, baklasin natin. Tsaka ito. Kasi andito yung reserve ng coolant. Tapos andito yung ano niya, yung open mismong radiator. No? So, yun na nga guys. No? Tanggalin na natin. So, ayun na nga guys. No? Sige, umpisa natin ang pagbabaklas. So, eto na guys, no. Yan. Ito yung reserve ng coolant natin. Mas dito yung mismong radiator, no? So, buksan natin dito. So, parang tubig na, no? So, tanggalin natin to guys, para malinisan natin ng distilled water. Yung mismong ano niya, lalagyan ng coolant. So, wala nang laman na. Kaya pala masyadong mainit. Wala nang laman pala yung coolant ko. Makita nyo naman wala masyadong lumalabas kasi nakasarado pa yung radiator natin. So pag binuksan natin to, makikita nyo dito bigla tong lakas. So napakadumi. Iba na yung kulay niya, no? Kitang-kita nyo naman guys, oh, sobrang dumi na, no? Iba na yung kulay. So ayun na nga guys, no, lilinisan muna natin ng distilled water yung reserve ng coolant natin. So tanggalin muna natin ito lahat para malinis at pa-flushing. So after natin na malinis yung coolant reserve, dito naman tayo sa mismong radiator. Flush natin yung mga maruruming stain na naiwan, no. So ito na nga guys. So distilled water yung ginamit ko diyan. So after natin malinisan, no, so ibalik natin ulit yung binaklas nating reserve tank ng coolant para malagyan na natin yung coolant natin.
So after natin ma-flush lahat, no, so lagyan na natin ng coolant yung ating radiator. So ito na yung coolant, guys, no. So lagay na natin. Yun, guys, ibuhos na natin. Ano mo tayo ng konti para kitang may lumalabas. So ayan, guys, no. Dahan-dahan lang natin binubuhos 'yan. Para pumasok talaga siya sa pinakailalim. Dahil hindi nagkasya yung isang coolant. So buksan na natin yung pangalawang coolant, no. Yeah. Ayun, medyo mapaw ko. So ilagay na natin. Lagyan natin ng konti. Konti-konti lang. Nako. Ayun. Ayan, guys, puno na. So takpan na natin 'to. Kanya naman, guys. Medyo uhaw pa ng konti. Para malagyan na rin natin yung para sa reserve ng coolant. So takpan na natin. So make sure, guys, no, na masarado nyo mabuti yung radiator. So dito gumamit na ako ng panel kasi nga medyo maliit yung butas. Sunod naman is itong ano natin, mismong reserve ng ating ano, So ayun na nga, guys, no, halos 2 litro din, no. So mayroon ditong konting natira, no. Siguro nasa 1/4 yung natira, no. So ayun na nga, guys, no, tapos na natin lagyan ng bagong coolant yung NK400 natin, guys. So ibalik na natin lahat ng mga binaklas. Ayun na nga, guys, so tapos na natin na palitan ng coolant yung ating motor. So andali natin.
Andarin na natin, no? So that's for today's video, guys. Don't forget to like and subscribe to my Facebook and YouTube channel. So peace out.